Time check, alas 6:00 ng gabi. May kakagat pa kaya? Sana meron pa. Okay. Uy, lapis. Manhok ka na lang. Yes. Lapis. Lapis ang kumagat, mga kapukol. And luckily na self unhook siya. Come on, strike. Sana magkaroon pa ng pangalawa. Kalibre talagang humatak ang GT. Come on, strike. Napalaban ng Molex at saka Bulsen. Buti na lang maganda yung pagkakasabit niya sa hook. Swerte ko talaga. Thanks God. Nakakapagod yung lalakarin mo itong batuhan na nakaluhod. Dahil sa oras na tumayo ka, makikita ka ng guard. So yun, mga kapukol, mga ilang beses ko na rin nasubukan, ako lang mag-isa. And hindi naman ako naboboring. Hindi totoo yan. Ang palagay niyo, mga kapukol, kung nakakahuli ka ng mga ganito kalalaki, maboring ka kaya. Bola lang yan. Maramdam ka kaya ng pagkainip. Grabe, kumagat siya alas 6. Ganda ng buwan. Buwan ba ito? Araw. Araw. Sunset eh. Palubugin natin ang konti bago natin eh. Dito ka na. Kito ka. Hala, anong isda ka? Ay, barakuda yun. Barakuda, maliit. Oh, wala. Ay, na-unhook siya. So mga kapukol, dito siya kumagat kanina, yun malaking GT. Dinala niya ako hanggang doon. So kung nakikita niyo itong dulo ng batuhan na to, meron pa yung paaluwa. So dinala niya ako hanggang doon. Hindi ko na mabidyohan kasi nasa taas yung guard. Tapos lakad ako dito ng nakaupo. Imagine gaano kahirap yung lalakad ka sa batuhan ng nakaupo. Sinaga ko lang talaga. Grabe ang lakas nitong molik sa tsaka iguana na to. Nag-aangat pa ng malalaking isda.
Kung naka-ultralight ako nito, mga kapukol, wala na. Di natin madadali yung ano. Di natin madadali yung GT. Bukod sa kapuputol yung line, sobrang lakas talaga niya. Namaya ako na sa timbangin. Sana may mistripe pa. So hahagis-hagis lang muna ako dito, mga kapukol, habang nandyan pa yung guard. Uy, may humabol. Ano yun? Hindi siya kumula. Pag nakaalis na siya, alis na rin ako. Kasi madilim, madilim-dilim na dito. And parang tumigil naman na ang kagatan nila. Makalipat nga kaya ng bahagya. Isag tayo ako po tayo, mga kapukol. Dahil walang kumakalat pa na dito. Tumigil ang kagatan. Ay po. Ang saga naman ng guard na to. Hanggang ngayon, andun pa siya. Grabe yung tiyaga mo. Nandun na. Ay, hindi pa. Hindi siya maanaman masyado. Medyo madilim na. So, lipat ako dito, mga kapukol. Baka sakali. May kumagat pa dito habang hinihintay natin umalis yung guard. Okay, this one. GoPro, start recording. Ay! Na-unhook siya. Uy, tumalon. Pencil type. Wala. Na-unhook siya. Na-unhook. Very good naman ang mga lapis eh. Nasa self-unhook sila. Na-unhook sila na mag-isa. So yun, mga kapukol, ang oras ay 6:45 na nandating. Tumigil na ang kagatan. Ganun pa man, hindi naman tayo lugi dahil nakadali tayo ng Monster GT Golden Trevally. Medyo madilim na dito. And later natin malalaman kung ilang kilo talaga siya. Hindi pa ako makabuelo eh. Okay, strike. May strike pa. Fish on. Fish on. Dito ka na. GT na naman yata ito gumigilid. Dito ka na. Huwag mong dalhin sa bato. Ano? Okay. Anong isda ka? Dito ka na. Uy, wow. It's an orange spotted trevally. Wow. Wow. So, yun na nga. Kamusta, mga kapukol? Gabi na. Madilim na dito. Dito lang ako nakapag-outro kasi dito ang maliwanag. So anyway, maraming salamat. Kung nakarating ka sa punto ng video na to, paki-comment mo na din kung ano masasabi mo dun sa nakita mong laban namin kanina ng GT. So napakagandang laban nun. And parang dehado ko kasi nakaupo ako, and at the same time, may bantay kasi. Ang hirap palang humatak ng malaking isda tapos nakaupo ka. So ayun lang, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko at kung ngayon ka palang napasyal dito, pag-subscribe ka na and pakiclick mo yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong mga video. So kamusta, mga kapukol? So hindi natin siya natimbang kanina kung ilang kilo yung nakuha natin na GT. So madilim kasi doon, so dito natin siya susubukan na timbangin. Ayun,
course, 00 natin. And check ating timbangin. Yeah, Brad, what's up? So, hindi natin siya mag-lock. Good. From head to tail.